Tinukso ni Satanas si Eva at Adan na magkasala nung sa simula. At tinutukso niya pa rin tayo na magkasala hanggang sa ngayon. Kailangan mo lang kainin ang prutas na to. Hindi. Alam ko na kung sino ka. Ikaw si Satanas! Masama ka! Isa kang demonyo! Ang magandang balita, may wakas rin ang kapangyarihan ni Satanas dito sa mundo. Sa buong Biblia, nahulaan ng mga propeta ang huling mga araw. At narito ako para saksihan ang pagtatapos ng panahon sa pagbabalik ng Panginoong Hesus upang isaayos ang sanlibutan. Isinulat ni Juan ang aklat ng pahayag upang matulungan ang iba na maghanda para sa pagbabalik ng Panginoon. May isinulat din si Daniel tungkol sa huling mga araw. Sa pagkakataong iyon, si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel ay darating. At magkakaroon ng matinding kahirapan na hindi pa nangyayari kailanman sa mundong ito. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mo, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. At higit sa lahat, tatalunin ni Jesus si Satanas sa huling laban. Lumayas ka, Satanas! Sa pagkatalo ni Satanas, sisimulan ni Jesus ang paglunas sa mundo. Hindi niyo ba alam na ang Diyos ay may kapangyarihan para ibalik ang lahat sa ayos? Sinabi ng propetang si Isaias, ang Panginoon ang mamamakitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga tikman. At ayon naman sa propetang si Sofonias, umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, O Israel. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ni Yahweh at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel na si Yahweh. Ililigtas kita sa iyong kasawian upang huwag mo nang maranasan ang kadustaang bunga nito. At sinabi mismo ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, hindi ba't sinabi ko nang ipaghahanda ko kayo ng matitirhan? Kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako. At isasama ko kayo sa kinaroroon. Hinahanda na ni Jesus ang bago nating tirahan, kung saan ay palagi natin siyang makakasama. At sinabi pa niya, at makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At siya'y dumarating sa alapaap ng langit. Ang kailangan lang nating gawin ay maging handa at tulungan ang iba na maging handa sa araw ng pagbabalik ni Jesus. Makinig kayo, darating na ako.